Magandang gabi, pambungad sa ating newscast. Pansamantala na ang binawi ng lokal na pamahalaan ng Sagbayan sa Bohol ang business permit ng kontrobersyal na resort sa gitna ng pamosong Chocolate Hills. Umapela naman ang pamunuan ng resort na tingnan din kung may paglabag ang ilang kahilimtulad na resort sa lugar habang tiniyak na aayusin raw nila ang mga kaukulang dokumento. May balitang A to Z si Ace Cruz. Pansamantalang binawi ng Sagbayan Local Government ang isang bayan na nakakasakop sa bahagi ng Chocolate Hills ang business permit ng kontrobersyal na Captain's Peak Garden and Resort na itinayo sa gitna mismo ng iconic natural monument. Ito'y ayon kay Municipal Executive Secretary Filito Pon, makaraang malaman umano ang viral na issue sa social media, agad daw'y pinag-utos na kanila alkalde na i-revoke ang business permit nito. Tila nagugas kamay din ang opisyal kung bakit nakapag-renew pa ng permit ang resort sa kabila ng temporary closure na ibinaba ng DNR. If only we will receive that, the official order, we will write there and then we will stop the renewal of that business permit. Pero ayon sa manager ng Captain's Peak Resort, pinayagan sila umano ng LGU kahit walang Environment Compliance Certificate o yung tinatawag na ECC. Parang smooth lang, nag-ooperate kami na parang tatlong taon, di ba, pandemic, parang nakalimutan na po namin yung ECC. Ito po ang nangyari. Setyembre nung nakarang taon, nang isuhan ng resort ng temporary closure order mula sa DNR. Habang nitong Enero lang, inihain naman ang notice of violation sa pamuna ng resort dahil sa pag-operate ng walang ECC. Paimbestiga naman ni House Deputy Majority Leader at ACCIS Representative Erwin Tulfo ang anyay tila kulugong tumubo sa heritage site ng bansa. Eh sinasabi niya, hindi naman daw nila ginalaw yung Chocolate Hills. The mere fact na nandun ka, tinignan ko nga, hindi nga nila ginalaw, nasa gitna sila ng dalawang hill. Sinira ho nila yung view. Napuna rin ito ni Senador Robin Hood Padilla pero 50-50 ang salubin niya sa kontrobersya. Ang ganda kasi ma-preserve yun eh, di ba? Kasi para sa akin, reserve, ano yun eh, reserve area yun. Di ba? Parang karoon ng swimming pool, parang hirap imaginein, boss. Pero syempre, kailangan natin pakinggan yung mga taga-Bohol, lugar nila yun. Diba? Pag narinig natin sila, oh, baka okay naman yung explanation nila. Gayunpaman, umapila pa rin ang pamunuan ng resort na tingnan din ang iba pang establishmento kung may paglabag. Lalo't paraan lang daw nila ito para makapagbigay ng trabaho sa kanilang mga kababayan. Parang ang sakit sa dibdib po. Sana ganito, hindi na lang mapasira yung Captain's Peak Resort kasi kawawa naman yung mga taong nagtatrabaho dyan. Aayusin naman daw ng resort ang lahat ng kinakailangang dokumento habang pansamantala nakasara ito. Para sa balitang A to Z, Ace Cruz.